Hey guys, once again, welcome back. So for today, you are in for a treat because today I have finally decided to share to you some items, mga tips and tricks that I use every time I give Luna and Atlas a bath. So yun, this has been a very popular comment and question sa mga vlogs ko before. Kasi ang dami nagtatanong ano daw yung ginagamit ko mga shampoo, ano daw yung mga ginagamit ko pagpapaligo kina Atlas and kina Luna. So yun, finally, ito na siya. So if you are a pet parent or a husky parent, or if you own a dog with a double coat, I hope you will greatly benefit from this video. So also, this is my video after a year. Ngayon ulit ako napag-upload. So I'm very happy that I'm back. Nag-adjust pa kasi kami, lumipat na kami ng house. So hopefully, ang dami rin nangyari kina Atlas and kina Luna. I update ko na lang kayo in my next coming videos soon. Marami naman nakapila. And then, yun, I'm just excited that I'm back. And yun, I'm here and I'm back and I'm ready to share to you more tips para makatulong nga sa inyo as dog parents, sa lahat ng mga dog parents and mga may-ari ng huskies out there. So without further ado, let's start. These are the things, tada! Yan, inipon ko na sila para I can show to you guys kung ano yung mga items one by one kung para saan yung gamit. And malapit tayo sa faucet kasi dito yung setup namin. Pag naliligo yung dalawa, tapos dito rin sila sa area na to, nagbo-blow dry. So, nasan yung doggies? Yung doggies, nandito sila, may sarili silang room. Pinagawan ko sila ng sarili nilang room. They're resting. Kita ko lang sa mga nagtatanong kung kamusta na daw at buhay pa ba sila. Buhay pa po yung mga alaga ko. They're all, well, doing okay. Bakit naka-cone si Luna? Luna just came out of surgery. Nagka-pyometra po siya. Ayun, kawawa naman. But, she's doing well. She's doing okay. Normal na po yung labs niya. Ayun, mag-update din ako next time for separately para sa mga pyometra cases. Para lang then you are aware kung ano yung mga gagawin and what to look out for para maagapan in case magkaroon ng pyometra. Kasi very prone yan sa mga huskies. So anyway, ayan sila. Look! Atlas! Hello. You wait for mama, ha? Kasi yan, ganitong time, usually nag-walk na kami outside and nag-exercise na sila. So yan, may sarili naman silang room. Meron silang fan. Isa yan silang fan. Tapos, meron din silang aircon. So, okay. Laters! So, balik tayo here. Tayong set up. So, for giving them a bath, makikita nyo meron akong elevated matting. Ginagamit ko yan. This is, 8 inches high. Bakit siya important? Kasi masakit sa likod. Pag wala ka niyan, magbabali yung likod mo. Meron actually 10 inches high. Yun actually yung gusto kong bilhin, kaso hindi available nung naghahanap ako. So, ito, meron ako nito. Very important. Pumapatong sila dyan while I give them a bath. Tapos, meron akong waterproof leash and harness. Waterproof yan. Makikita nyo yung material niya. Maganda. It's waterproof. I'm gonna leave links down below para makita nyo kung saan ko siya nakuha. Ba't ko siya ginagamit? Kasi si Luna, medyo malikot pag pinapaliguan. So, pag pinapaliguan ko si Luna, nakaganito siya. Si Atlas, he doesn't need this kasi sobrang chill niya at sobrang steady. Makikita niyo sa videos. I took a few clips habang pinapaliguan ko si Atlas the other day. Sobrang chill niya. Kaya hindi niya kailangan ng ganito. Si Luna, kailangan niya ng ganito. Very nice. So, kung naglalakad, pwede ka rin maglakad ng mga dogs. Kung gusto mo pag lumalabas, pag medyo umaambon-ambon. Yan, magandang gamitin din siya. So, yun, nakapatong sila dyan. Tapos si Luna, minsan tinatali ko. Nakatali siya nito. Tapos, meron ako nitong hose. Yan, ito very important. Maganda yung gamit nito. Ito yung nakakabit sa faucet. Meron akong extra adapter. Depende kasi kung ano yung size ng faucet nyo. So, pwede namang wala ito. Binili ko to separately. Bibigyan ko na lang kayo ng links. Maganda to kasi may mga ipin. And malambot yung bristles. Tapos malakas yung water. Meron din siyang control. Ito, control siya ng water. Pwede mong i-off, on, hinaan, lakasan. So, yan yung ginagamit ko pag naliligo sila. Tapos, kung ano yung soap, shampoo. Naka na sila, bar, shampoo.
Ito, this is by Provenciana. Mag-iwan na lang yung link. This is by ano, Miss Cisses Drilon. Meron siyang company. This is all natural and handmade. This is made of madre cacao, neem, and moringa, I think. So, antimicrobial and antifungal siya. Very nice for the skin. Merong meron din tong mga coconut oil and extra virgin olive oil, I think. So, sobrang ganda kasi pag ginagamit ko to, ang lambot-lambot-lambot ng balat nila. Tapos yun din, if you have mga skin, ano, skin irritations, maganda siya for, ano, for you. Yun. So, yun yung shampoo nila. And then, after ko sila sabunin, nag-apple cider rinse pa rin kami. So, ito yung pang-rinse ko. Bakit ko siya ginagamit? Kasi kahit pa paano, nakakatulong pa rin to protect their coat and their skin from mga ticks, mga ganon, mga fleas, and whatnot. So, naka-apple cider rinse pa rin sila. Dinadilute ko to sa isang pail ng water. Yan. Tapos, yung towel nila, ito yung current na towel na nagamit ko sa kanila. Maganda to kasi super absorbent. Dati gumagamit ako ng super kakapal na towel. Pero ang hirap labahan kasi diba ang kapal-kapal, tapos hindi naman siya ganun ka-absorbent. Ganito yung, ayan siya, ganyan. Pero wait, pakita ko na lang yung itsura ng towels. Marami akong towels. Ito siya, ganyan. I have two sets ng towel. Meron ako nito nga, yung super, super, super absorbent. Tapos ito rin, meron akong, ano to, mabilis to mag-quick dry na towel. So, ito yung kay Atlas. Yan, kay Atlas yan. Tapos, ito yung kay Luna. Yan. So, two types. Meron akong quick dry, meron ako nitong super, super absorbent na parang, hindi ko alam kung ano, parang sasasakyan. Binili ko lang din siya online, pero very, very helpful for double-coated dogs kasi ang lakas mag-absorb nito ng water. Yan siya. Maingay na sila kasi ito na yung walk time namin na nagamit ko for giving them a bath. Quiet, quiet, quiet. You wait for mama, ha? Is this one? Meron akong vinyl. Ito, gloves. Bakit ako gumagamit ng gloves? Makikita niyo, pag nagpapaligo ako, gumagamit ako nito kasi mas madulas. Mas madali kong nasispread yung sabon sa coat ng mga dogs ko. Yun, kaya ako siya ginagamit. Tsaka also, yun nga, kapag may mga skin disease sila or mga skin problems, syempre, this is also a way to protect your hands kapag ano, nagtitreat kayo or ginagamot nyo sila ng shampoo or whatnot. So, nasanay na akong gamitin siya. So, malaking tulong din kasi nga yun, ang bilis mag-spread ng, andaling ikalat yung soap sa fur kasi nga mas madulas siya. So, when it comes to drying, ayan, very ano, popular ano, question, tinatanong, ano daw yung ginagamit ko pang dry? Basically, yung ginagamit ko pang dry is this one. Ayan, ito, this is a Black & Decker vacuum blower. So, naka-vacuum blower sila. Dati, nung medyo maliit-liit pa sila, gumagamit pa ako ng handheld na blow-dry lang. Yung pang-salon na heavy-duty. Kaso, hindi na siya uubra ngayon kasi sobrang kakapal na nung hair nila, lalo na si Atlas. Ang hirap paliguan. So, ito yung ginagamit ko sa kanila para, syempre, mas mabilis mag-dry kasi sobrang lakas nito. Lakas ng power. And then, pag nag-blow-dry ako, syempre, to protect my hands, kasi mainit yung, somehow, medyo mainit yung hangin, kahit pa paano. Pero, sinasabayan ko rin kasi ito ng fan, ng electric fan, kapag dinadry ko sila para medyo ma-lessen yung heat. So, pero umiinit kasi yung mismong vacuum, tsaka ito minsan. So, para ma-protect yung hands ko, meron akong heat gloves. Yan. Heat gloves, very important din to. Para yun nga, hindi ka mamasma. Hindi ka mamamasma kung gamit mo siya. Para, di ba, minsan after mo mag-blow dry ka ng sobrang tagal. Minsan, mahigit isang oras nag-blow dry pa rin ako kay Atlas. So, yan. Sobrang nakakatulong siya kasi hindi nagmamasma yung kamay ko after. So, also, kasabay nung pag-blow dry, syempre, ginugroom ko sila. Ito, nandito na yung grooming kit with me. So, nandyan na yung mga pang-clip ng nails, yung pang-suklay nila. Tapos, toothbrush. By the way, yung toothpaste na ginagamit namin also for grooming is this brand.
Gumamit na ako ng ibang brands before, pero for me, ito yung pinaka the best. Sobrang ganda nito kasi napansin ko talagang ang bango lagi ng hininga nila. Tapos, ano, dati si Atlas, may time na nagbi-bleed yung gums niya. Sobrang nawala. Nawala na yun. Sobrang healthy na ng gums niya. Tapos, yun, di na talaga ako ever nagpalit kasi sobrang ganda ng product na to. And so, basically, that's it. May nakalimutan ba ako? Ito, this one, ginagamit ko rin on the side. Apple cider pa rin to na nakadilute. So, pag binoblow dry ko, habang binoblow dry ko, tapos kung may nakita man akong mga irritation, skin irritation, sinisprayan ko nito habang grooming, tsaka blow drying part na. So, basically, also yun, important, this one is the bench. Uratex to na love seat, binili ko. Bakit wala akong grooming table? Ayoko ng grooming table kasi grooming table, bukas, open siya, diba? Tsaka ang bigat ni Atlas, sobrang bigat. Hindi ko siya, ako lang kasi mag-isa nag-groom. So, hindi ko siya kayang buhatin sa table. Tsaka baka bumaya, mahulog siya sa kabilang side. Na ang hirap, nakakatakot. So, kaya ako bumili nito kasi nga, may harang yung kabilang side. So, ang ginagawa nila, after namin maligo here, naglalakad lang sila, tatalon na sila dito. Kasi alam na nila, sanay na sila. Yun na yung routine. So, tatalon na sila dyan. Tapos dyan ko sila i-blow dry para dito lang ako sa isang side, dito sila sa kabilang side, kahit tanggalin ko to against the wall, meron pa rin akong harang. So yun, dyan sila, tapos nagtuturn lang sila, bumabaliktad lang sila para ma-dry ko yung kabilang side. It works naman kasi matagal ko na itong ginagamit, yung ganitong method. So yan, basically that's it. Yan yung mga ginagamit ko na pang-grooming sa kanila. I'm gonna be leaving, yun nga, yung mga links down below. Check out nyo na lang. Ito yung mga ginagamit kong items tsaka products for several years na rin. So, very, very helpful. Nasa inyo naman yun kung gusto nyo gamitin yung iba dyan or what. Pero yun, for me, yan, very helpful yung mga yan. Nakakatulong siya para mapabilis yung bath time. Hindi ako tumatagal ng sobrang tagal. By the way, yung dalawang dogs ko, si Atlas tsaka si Luna. Si Luna, mabilis lang siya paliguan. Minsan mga 1.5 hours. Kasama na grooming, minsan tapos na kami. Si Atlas talagang sobrang tagal kasi ang kapal-kapal ng hair niya. Ang tagal. Minsan, maliligo pa lang kami 45 minutes na yon. Tapos, another hour or minsan or more sa drying. Kasi minsan, akala mo, dinadry mo siya, tuyo na. Pero wala, hindi pa rin siya tuyo. Kasi basa pa rin yung loob. Diba, sobrang kapal kasi woolly yung hair niya. So, basically, that's it. Yan yung mga items na gamit ko for giving, whenever I give them a bath. So basically, that's it. I hope you enjoyed the video. I hope you learned a lot from me today. If you do enjoy the video and if you want to help support my mission to promote responsible pet ownership and pet health, please like, share, and subscribe. I'm going to be leaving a few links down below. Please do check them out. And I hope I can see you in my next vlog soon. Thank you for watching. Lalakad na kasi kami. Naka-guided walk si Luna. Hindi siya pwedeng maglakad. So nakatali siya sa akin. Si Atlas, naman siya, naka-office siya. So, kailangan na namin mamasyal. Ayun na sila. Yay! Luna! Let's go walk. Come on, Babs. Wee! Tayo. Walk. You know. Learned a lot from me today. I hope you enjoyed the video. If you do enjoy the video, if you want to help support my mission, nakakainis si Atlas pa niya ng video. Nakakaasar.